MIUI 125. Ganda ng kulay nito. Gandang ganda ako sa kulay. May problema agad. Sa tinakbong 14,000. Naglalak yung manibela. Baka may problema sa bearing. Dito sa may ball race. Papalitan ko nga. Bubuksan ko na to. Papalitan ko ng ball race to. Napakaganda ng kulay. So, tanggalin ko na yung mga dalawang allen bolt dito sa may harapan. Naglalaki. Parang meron siyang kanto, humakanto, gumigit na yung manibela. Eh, nagiging problema. Eh, mahirap kontrolin pagka ganun. Yung pinaka-release ng bearing. Ng mga bulita, sigurado may mga uka, kaya ganun. Tanggalin ko na tong gulong. At itong palikpik. Tanggalin ko din to. Walang sagabal. Pero itong pinaka-dibdib, di ko natatanggalin. Ayos na yan dyan. Pati yung tuka sa manibela. Yung palodo, papalitan ko kasi i-repack ko din yung shock nito eh. So, lagyan ko muna ng tukod. Para nakaangat. Hugutin ko yung gulong. Isa-isa ko yung tatanggalin. Pati ito, caliper. Alisin ko to. Yung 14mm na bolt, dalawa. Lumita ko yung impact para mabilis. At pati yung mga 10mm na bolt dito sa mga sa host ng yung brake hose at dito sa bracket ng speedometer cable. Tagalin ko din para walang sagabal dyan. Ayan, ganyan siya. Oh. Umihinto siya sa gitna. Oh. Dapat yan, smooth lang eh. Nagkaroon siya ng paghinto. Fast forward ko na ang pagbaklas nito.
So, ito na, tanggal ko na nga yung mga dapat yung tanggalin. Dito naman ako sa may... yung not involved dito sa may manibela. Yung 14mm. Tatanggalin ko yan. Para mahugot ito ng buo yung manibela. Wala na ako ibang babaklasin pa kundi yan na lang. Mahuhugot ko naman yan eh. Nahulog pa. Kailangan pa yung camera. Kung bago ka lang sa akin yung YouTube channel, subscribe mo na. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Pa-share na rin ng videos. Anong video? Ano ba yun? S, napakadami nun ah. Pa-share nyo na tong video. Ayan, natanggal ko na yung bolt and nut. Para mahugot ko na itong manibela. Mahugot ko na itong manibela. Ayan na. Hugutin ko na. Ayan na nga. Tanggal ko na. So, ingatan ko ng paglapag para hindi magasgasan. At baka tayo pa magbayad sa pinagagawa ni customer. So, tatanggalin ko na yung nut dito sa may tipos. Tipos. Sakit yun ha. Sa may tipos. Yun, may dumating na isa. Inaakyat. Teka lang. Unahin ko lang to. Oh, may mga customer na nag-iintay talaga. Kahit dikit-dikit kaming shop nandito sa Camellia Springville. Waiting. Baka puno doon sa kabila. So, may tumambay pang tropa. So, nakalis na isa. Siningit ko na. Ginawa ko na yun. Maliit lang. Konting diferensya lang naman. So, sininsil ko na nga yung pinaka housing, yung relays. Yung pinagdadaan ng mga bulitas. And hanggang dalawang palo. Doon siya natanggal. Sa pangalawang palo. Mabait naman tanggalin. Pinanonood pa ako ni tropa. Shoutout sa'yo, Michael. Patawa-tawa ka lang dyan ah. Oh, at tambay ng shop. Oh, hawakan mo to para may magawa ka. Tabang-tamang yung pagdating. Hawakan mo at papaluin ko. Tawan-tawa pa. Eh kung kamay mo kaya paluin ko na mapangiwi ka. Aww. So yan, dyan lang, sininsil ko lang yung pinaka tinatamaan itong yung housing pa rin ng bearing to, tinatamaan ng mga bulitas. So ganyan na pagtanggal ko dyan, sinisinsil ko na paunti-unti. Kailangan pantay para hindi mahigpit, tanggalin. Matatanggal din yan, tsaga-tsaga lang. Siyempre, pag wala kang tsaga, gumawa ka na sarili mong machine para mabilis ang trabaho. Pa ganyan-ganyan na, ganyan-ganyan ko yung sinisinsil. Unti-unti. Matatanggal din yan. Ayun na nga, natanggal na. At binitawan na ng tropa.
Pinasok ko na yung... Nagyan ko muna ng grasa bago ko ipasok yung bahay housing ng bearing na to. Dito sa may chassis ko ilalagay. Kung ano yung pinagtatanggal ko, yung ibabalik ko, parehas din ng ball race ang ilalagay ko. Ayoko nang... Ayoko gumamit ng knuckle bearing, ang hirap. Mahirap na tanggalin, mahirap pa ikabit. Napaka-hassle gumitin ng ano, knuckle bearing. Mahirap tanggalin pag lumapat na yun eh. Wala kang pagsisinsilan. Kaya na, kailangan pantay ang pagkakakabit. Depende sa diskarte nyo kung paano nyo ikakabit. Basta ako, ayan lang, diskarte ko, ganyan lang. Mga sinuunang diskarte. Low-tech. Ito na, ikakabit. Lalagyan ko na lang, lagyan ko muna ng grasa bago ko ilagay yung kaasawa nung ano, nung housing nito sa may tipo sa chassis. Lagyan ko ng grasa para madulas. So yan na. Sa ako ulit, papaluin. Yan, ganyan na pagpalo ko. Simple lang, pero rock. Pagya sumablay, sa pool, ang kamay ng tagahawak. Napatambay lang, napukpok pa ang kamay. Ayan, lalapat din yan. Kailangan pantay para hindi mahigpit ipasok. At di ka magkaroon ng problema. Bukala muna, sandali. Kakapit muna natin to. Kapit muna natin to, sandali. Ito na siya. Yung paglagay nitong lock sa ibabaw. Kaya muna, saka itong manipis at dalawang lock nut. So, ibabalik ko na. Kasama to si tropa. Huwakan mo muna at ikakabit ko yan. Aalis na sana siya eh. Pa-subscribe naman itong video na to. At pa-click mo na rin, pa-click na rin ng notification bell. Share mo na din. Ayan na, nilagay ko na yung nut. So, di ko na papahabain pa yung video na ito. Na ibabalik ko na yung mga dapat ko ibalik. Ganyan lang ang paggawa ko sa F3 sa MIUI 125. Yan, siyempre dapat pag salpak nyo, nakalock. Lalock nyo yung manibela para malaman nyo kung maglalock kasi merong butas yun doon sa loob ng T-post. Minsan akala nyo, lapat na pero hindi pa pala. Ayaw maglock ng manibela kasi kulang pa sa sagad. Kaya kailangan lapat na lapat yung bearing. Yung housing. So, ayun na. Smooth na siya. Hindi katulad kanina. Gumigit na. So, hanggang dito na lang. Itong video na ito.